Gusto mo bang mag-add ng biller or ng merchant or ng ibang account sa inyong BPI online banking account pero hindi nyo alam kung papaano? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung papaano mag-add ng biller or ng merchant kagaya ng Meralco, Manila Water, or credit card accounts or iba pang accounts sa inyong existing na BPI online banking account. Ang first step po is to go to BPI's official website na makikita sa bpi.com.ph. So ito na po yung bago nila. Before it was bpiexpressonline.com, pero same lang po. Either way, you'll get to this page. And then click login. And dito po, ilalagay natin yung username and password. Pero this is assuming na nakapag-register na kayo before sa BPI online banking. So kung hindi pa po kayo nakakapag-register, kung first time nyo lang pong gumamit ng BPI online, kailangan nyo po munang mag-register. So click nyo po itong register now. Tapos nandyan na po yung next steps, yung instructions kung paano po mag-register ng BPI account sa inyong BPI online banking. So since na meron na po akong username at password, itatype ko lang po dito yung sa akin. So kung meron na rin po kayo, itype nyo lang yung username and password and then click login. And make sure po na itinatype nyo yung correct username and password para hindi po malock yung inyong online banking account. So kapag failed po yung inyong attempt na mag-login 2 times, huwag nyo na po munang itry kasi sa 3rd time na nagkamali kayo, pwede pong malock yung account nyo at kailangan nyo pang ipa-reset, kailangan nyo pang tumawag sa BPI or kailangan nyo pang pumunta sa BPI branch para ma-reset. So medyo hassle siya, so make sure na tinatype nyo po yung correct username and password. So ito na po, nakalogin na ako sa aking BPI online banking account. So the first step kung paano mag-add ng biller is to go to other services. So nandito po to sa left side sa pinakababa. Click po natin to. And then hanapin po natin yung recipients and then click manage recipients. Ayan, so as you can see, meron na po ako mga existing billers or merchants or credit card accounts dito sa aking BPI online banking account. So kung magdadagdag ako ng panibago, click po natin yung add new recipient. Dito naman, under recipient, click natin tong down arrow. Tapos makikita natin dito yung options kung ano yung gusto nyong i-add. Kung billers, kung other person's accounts, prepaid cards, prepaid phones, and other prepaid merchants. So kung gusto nyo po ng billers, click nyo lang po yan. And then, type nyo po yung biller, yung biller's name and reference number. Kung gusto nyo namang mag-add ng other person's accounts, eto. So i-fill out nyo lang dito yung mga kailangan na information, recipient, account name, account number, relationship, and purpose. So, very straightforward naman po siya. So, sundan nyo lang yung steps, sundan nyo lang or ilagay nyo lang yung mga required na information. So, sa video po na ito, ang gagawin ko is mag-a-add po ako ng billers. So, ang biller na i-a-add ko ay Meralco. So, itatype ko lang po dito Meralco. Ayan, so nag-appear na po yung Manila Electric Company, which is Meralco. And andito yung reference number. Scroll down po natin tong page na to. Dito sa pinakadulo, sa pinakababa, may nakikita kayong ditong notice. So please refer to our list of billers for details on the reference number required for enrollment. So kung hindi po kayo familiar sa online banking, kailangan po usually ng mga reference numbers. So for Manila Electric Company, hahanapin po natin siya dito sa list of billers. So right click ko lang to. Hindi pala pwede. So click ko na lang and mag-open siya ng panibagong page. Ayan. So nandito yung merchant's name na accredited or affiliated or na tinatanggap ng BPI for online banking. So merchant name, short name, reference number for enrollment, if it's eligible for scheduled bills payment, and other requirements for enrollment and payment. So, ang hinahanap po natin dito, for me, kasi ang hinahanap ko ay Meralco. So, control F ko lang to find, and then type ko po yung Meralco.
Ayan. So, nahanap ko na po yung Manila Electric Company, short name is Meralco. And dito sa reference number, since gusto kong malaman kung ano yung ilalagay ko dito, remember? So, dito ang nakalagay, customer account number yung kailangan kong ilagay sa reference number. Tapos, ATM phone reference number, ito yung sa payment. Okay? So, isa-isa lang po. So, click ko lang po itong customer account number muna. Right click. Let's see kung pwedeng mag-open. Ayan. So, ito yung sample ng isang Meralco bill. I'm sure familiar kayo dito kung under po kayo ng Meralco. So, ang hinahanap po dito is yung account number, which is makikita dito po sa pinakataas. As you can see, account summary for account number. So, ito pong 10-digit account number ang kailangan ko pong ilagay pag nag-enroll ako or nag-add biller ako dito sa BPI Online. So, kukunin ko lang po yung sa akin. Nandito po sa akin yung aking Meralco bill. Tapos, i-enter ko lang po ngayon yung account number na kagaya nito. Okay? Kung sinusundan niyo po ako, i-enter niyo na rin po yung inyong Meralco account number. Ayan, double check niyo po yung account number para sigurado. And then, click next. Okay, are these details correct? So, recipient biller, Manila Electric Company or Meralco reference number. And then, I will click confirm. Okay, so ito po yung one-time PIN or OTP. So, to proceed, may marireceive po kayong 6-digit code sa inyong registered mobile phone number. So, kiklik ko lang po ito. And by the way, make sure na accessible pa rin or may access pa rin kayo sa mobile phone number na ito. So, ito yung mobile phone number na ginamit nyo nung mag-register kayo sa BPI Online Banking. Now, I'm gonna click yes, send me the code. At ayan, narinig nyo po, na-receive ko na yung 6-digit code sa aking mobile phone number. Lagay ko lang dito. And I'm gonna click submit. Ayan. So, ang nakalagay na dito, enrollment was successful with the confirmation date and time and confirmation number. And, yan. Click ko lang yung done. Ayan. So, na-enroll ko na po yung aking Meralco bill at nandito na po siya sa manage recipients. Nandito na siya sa listahan ng aking mga recipients, billers, and other persons' accounts. So, ganun lang po kasimpleng mag-add ng biller sa BPI Online Banking kung hindi po kailangan na mag-submit ng signed form sa BPI Online Banking. Kasi meron pong mga recipients, meron pong billers, meron pong ibang kailangang i-enroll na kailangan nyo pa rin pong ipasa or mag-submit ng signed form sa BPI branch. Pero for Meralco, at usually sa mga utilities, sa mga utility bills, hindi na kailangang magpasa ng signed form sa BPI. Kagaya ng ginawa ko po, ginawa ko lang siya online, in-enroll ko lang, and that's it. Enrolled na po yung aking Meralco bill sa aking BPI online banking account. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad ng Meralco or any utility bills or any merchants online dito sa BPI online banking. So, ang pagbabayad po ng utility bills, kagaya ng Meralco bill online, is very simple lang po. So, first step is to go to bpi.com.ph and then log in with your username and password. So, once na nakalog in na po kayo, click nyo po yung payments or load. And dito, pay from, i-click po natin tong arrow. Then, choose nyo po yung account kung saan nyo kukunin yung pambayad nyo sa bill. For example, kung mayroon kayong savings account or checking account or save up account, kung ano man yung account ninyo, piliin nyo po kung saan manggagaling yung funds na ipambabayad nyo sa bill. Then, amount to pay, enter nyo po yung exact amount na nandun sa bill nyo. So, for example, 100 pesos yung amount na nasa bill nyo, ilagay nyo po dito. At dito sa pay to, click po natin yung itong icon na to na parang book, select biller, and hanapin po natin yung biller na gusto nyong bayaran. For example, ako ang gusto kong bayaran is yung Meralco. Kiklik ko lang ito. And then, additional reference number. So, ito medyo tricky to sa Meralco bill. So, click nyo po itong learn more about reference numbers. Let's see kung pwede. Yan. Click nyo po itong learn more about reference numbers. Ayan. So,
same po ito ng page na pinuntahan natin kanina nung mag-enroll. So, hanapin po ulit natin yung Meralco. Ayan. So, ito po yung reference number na hinahanap. So, ATM phone reference number. So, balik po tayo dito sa sample ng Meralco bill. So, ang ATM or phone reference number na hinahanap kapag magbabayad tayo ng Meralco bill is ito po. Nakikita nyo po ba ito? So, ATM phone reference number. Ayan. So, kung nakikita nyo, itong 10 digits sa loob dito is the same as the account number. Pero hindi po yan yung kailangan natin dito sa reference number na ilalagay po natin pag nagbabayad ng Meralco bill. Ang kailangan po natin is yung last 5 digits of the ATM phone reference number, which is ito po. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, yan po ang kailangan nating ilagay dito kapag nagbabayad tayo ng Meralco bill. Okay? Nag-iiba-iba po yan monthly, if I'm not mistaken. Okay? So, kailangan hawak nyo po parati yung latest bill. Alright. So, once na nandyan na po yung reference number, for example, tingnan ko lang po yung sa akin. Yan. So, after that, after nyo ma-enter yung reference number, dito sa baba, frequency, lagay nyo po yung now. Tapos, notes, lagay nyo lang po siguro Meralco bill for, sabihin natin, November, December. Okay, it doesn't matter, pero para lang maalala nyo kung kailan nyo to binayad or kailan nyo to binayaran at kung para saan. Okay? Once natapos na po kayo dyan, i-click nyo lang po yung next and then it might ask you for the OTP again or yung one-time password na nasa inyong mobile phone. Enter nyo lang po and confirm the details. After nyan, bayad na po yung inyong Meralco bill online. So, very hassle-free. Hindi nyo na kailangan pumunta sa bayad center. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Meralco bayad center. Online with BPI online banking, pwedeng-pwede nyo na pong bayaran yung inyong bills, utility bills, easily and conveniently. So, ayan lamang po. Sana po nasundan po ninyo yung aking tips and steps on how to add billers at kung paano magbayad ng Meralco bill online dito po sa BPI online banking. So, kung meron po kayong mga questions, ilagay nyo lang po, isulat nyo lang po sa comment section sa baba at pagtutulungan po nating sagutin yan. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel, Pinay Investor. At pa-visit na rin po yung aking blog, thepinayinvestor.com.